Isang nakababahalang sitwasyon ang kinakaharap ngayon ng mga anak ni former President Joseph Erap Estrada sa kasagsagan ng paglaganap ng pandemya sa ating bansa. Malungkot na ibinalita ng anak niyang si former Senator Jingkoy Estrada na isa ang kanilang ama sa tinamaan ng virus at kasalukuyan itong naka-confine sa ospital ngayon. Pagbabalita ni Jingkoy, nais ko pong ipaalam sa inyo na ang aking ama na si dating Pangulong Joseph Estrada ay isinugod namin sa ospital kagabi sa kadahilanan ng panghihina ng kanyang katawan. Na-diagnose na po siya na positibo sa COVID-19. Kwento pa ni Jingkoy, isinugod nila sa ospital ang kanilang ama dahil sa matinding panghihina at diarrhea. Mababa din umano ang oxygen level nito. Pagbabahagi pa ni Jingkoy, bago pa daw magpositibo sa COVID-19 si Erap ay negative pa ang swab test result nito noong nakaraang Huwebes. Suspecha ni Jingkoy ay malaki ang posibilidad na nakuha ito ni Erap mula sa mga bumibisita sa kanya nitong mga nagdaang araw. Marami sa mga taga-suporta ni Erap ang agad na nagpahatid ng pag-aalala sa dating Pangulo. Dahil sa edad nitong 83 years old, ay mahina na umano ang resistensya nito sa sakit at kritikal ang magkaroon ng COVID-19. Ibinalita naman ni Jingkoy na sa kasalukuyan ay stable naman na ang kondisyon ng kanilang ama. Stable po ang kanyang kondisyon at ako po ay humihingi ng inyong mga panalangin sa kanyang agarang pagaling. Maraming salamat po. Stay safe mga kababayan ko. Samantala, ang iba pang mga anak ni Erap ay kinumpirma rin ang balitang ito sa pamamagitan ng mga social media post kung saan humihiling din sila ng panalangin para sa agarang paggaling ng kanilang ama. Ani former Senator J.V. Ejercito, "Please pray for my father who has tested positive for COVID-19 and was rushed to the hospital. Please pray for all those who are likewise fighting this virus." Samantala, si Jake Ejercito ay di na rin napigilan ang pag-aalala at narito ang kanyang mensahe. "Our dad, former President Joseph Estrada, tested positive for COVID-19. He is now confined in a hospital and is in a stable condition. Please pray for his recovery and the recovery of everyone affected by the virus." Marami naman ang nag-alala para sa kalagayan ng anak ni Jake Ejercito sa aktres na si Andy Eigenman na si Ellie. Matatandaan na kamakailan lamang ay sinundo ni Jake si Ellie sa Siargao at nagstay doon for a few days para sa isang short vacation. Si Ellie pa mismo ang nagsilbing tour guide ni Jake sa isla. At pagkatapos noon ay iniuwi niya na si Ellie sa Manila at magkasama pa nilang sinelebrate ang ika-31st birthday ni Jake. Hiling ng netizens na wa ay safe sa virus ang buong pamilya na naka-close contact ni former President Erap Estrada, pati na rin ang kanyang mga mahal na apo. Samantala, isang video naman ang inilabas ngayon na makikita si Ellie na dinala ni Jake para ipa-check up. At base sa thumbs up sign na ginamit ni Jake ay walang dapat ipag-alala dahil okay ang kalusugan ng anak nila ni Andy Eigenman. Kaugnay ng balitang ito ay marami ang nagre-reklamo na kapag mayaman o kilala sa lipunan ng taong tinamaan ng COVID-19 ay agad na nakakakuha ng kwarto sa ospital at tinututukan pa sa pagbabantay ng mga medical workers. Di gaya umano kapag mahihirap ay ilang araw pa kinakailangang pumila o maghintay para lamang mai-admit sa ospital. Pinasinungalingan naman ni Megastar Sharon Cuneta ang mga hinaing na ito ng maraming netizens. "Ani Sharon, that is no longer true. May kaibigan akong napakayaman ng kaibigan. May cancer pa. 4 na araw bago makakuha ng room sa Makati Med. Walang sinasanto ang COVID." Yan po ang latest sa Showbiz Broadcast. Don't forget to hit like and subscribe to our channel for more Showbiz updates.